siya si Ernesto. Siya ang ama ni Angelo. Tahimik at mapag-isang bata si Ernesto. Bagay na ikinababahala ng kanyang mga magulang. Mas madalas ay nag-iisa ito. Walang kalaro kundi ang kanyang malikot na isipan. Ang bubong ng kanilang bahay ang espesyal na lugar para sa kanya. At walang makapagsabi kung bakit. Mabilis nagbinata si Ernesto. Pero nanatiling mailap pa rin siya sa tao. Paglabas sa eskwelahan ay dito na siya matatagpuan. Magaan ang pakiramdam ng mapag-isang si Ernesto kapag bumubuhos ang tubig ulan sa bubungan na parang may naghahabulan. At sa gabi, kapag wala nang palabas sa TV, musika naman ang kanyang kasama. Mabilis, mabagal, maingay, tahimik, masaya, malungkot, galit. Inawit sa wikang siya lamang ang nakakaintindi. Ipininta sa himpapawid gamit ang mga kulay na ang kanyang tenga lamang ang nakakarinig. Musika ang simula at katapusan ng bawat araw ng paggising at paghimlay. Tala arawan na binabagtas ng karayom sa plaka at ng pihitan ng radyo. Musika raw ang tinig ng Diyos. Ito rin daw ang tanging lengguaheng maituturing na universal o pangkalahatan. Pati ang mga baliw ay tumatalima sa musika. Pati mga pusa din siguro. Kasabay nito ang paglikha niya ng iba't ibang mga imahe sa kanyang isip. Mga imaheng siya lang ang nakakakita. Minsan ay tinanong siya ng kanyang ina kung ano nga ba ang tinitingnan nito tuwing siya ay nasa bintana. Hinihintay ko pong matuyo ang sinampay ng kapitbahay, ang sagot ni Ernesto. Hindi malinaw sa akin kung saan at paano nga ba nakilala ni Ernesto ang ina ni Angelo. Basta ang alam ko, si Angelo ang naging bunga ng kanilang pagmamahalan. At katulad din ng mga pangkaraniwang kwento, nagkahiwalay sila. Isang 159 na kilometro ang layo ng bulkang Pinatubo kung saan ipinanganak si Angelo. Wala doon si Ernesto. The angry giant awoke on June the 9th after a 611-year slumber. A mushroom cloud of steam, ash and smoke rose 30 kilometers into the sky. Dozens of eruptions rocked the region. As it settled, the debris blotted out the sun and coated hundreds of kilometers of Philippine countryside with what looked like snow. Kailanman ay hindi nakilala ni Angelo ang kanyang ama. Bagkus ay makapal na alikabok mula sa bulkan na sumalubong sa kanya. Lumayo ang ina ni Angelo at nawasak si Ernesto. Dinala si Angelo ng kanyang ina sa bayan ng San Pablo sa Laguna. Doon, nakatira ang kapatid ng kanyang ina, si Tio Maximino. Doon na rin siya ipinanganak at lumaki. Nagpunta sa ibang bansa ang kanyang ina, si Tio Maximino na ang nagpalaki kay Angelo. Mahirap talagang intindihin itong anak mo. Malalim na ang gabi kung umuwi ito. Lalabas lamang ng kwarto para kumuha ng pagkain niya. Teka, titingnan ko kung gising na. Siya si Tio Maximino, retiradong sundalo ng hukbong dagat.
Mas madalas na nasa loob na lamang ng bahay at walang ibang libangan kundi ang pagtaya sa weteng at titigan ang kanyang nilalabhan. Siya lamang ang kabukod-tanging ganito ang hitsura sa buong San Pablo. Hindi ko talaga naiintindihan. Wala! Ayaw pang bumangon. Inay! Ganito ito araw-araw. Paglabas nito mamaya ng kwarto, ay aalis na rin kagad. Sa gabi ko na ulit makikita. Ito si Lelay, kahera sa lending agency na kung saan ay may pagkakautang ang ina ni Angelo. Mag-iisang taon na nang una siyang nakilala ni Angelo. Nasa opisina ka na ba? Oo. Daming trabaho eh. Sino ba yan? Si Rico ay tapat kay Lelay. O sige, sundin na lang kita mamaya ha. O sige. Okay. Maswerte sa boyfriend si Lelay. Lamang nito ay tuwing pupunta siya sa bangko para kunin ang iyong padala at diretso doon sa pagbabayad sa opisina ng lending na pinagkakautangan mo. Sanang paalam ba na mas maaga, nakakahanap ako ng pamalit sa'yo. May Battle of the Bands next month. Sigurado pilang magpa-practice, ang laki nakikitain. Huwag ka na muna humalis. Hindi na pwede, Sir Bob. Magagalit yung tiyo ko. Pinasok niya kasi ako dun sa restaurant ng boss niya. DJ ako dun, tagahugas ng pinggan. Pasensya na. Tinatanong ko nga kung siya baga ay miyembro na ng kulto. Hindi naman daw.
Nakasabay ko kanina sa jeep yan si Lelay mo, ah. Basa ang buhok. Naka-uniform. Ang ganda. Ligawan mo na kahit may boyfriend. I agree! Ligawan mo na bago pa masira ng ulo, kakaisip sa kanya. Kung kaya ko lang siyang ibigay sa'yo. Style mo, Willie. Ang dapat sa katulad ni Lelay, ganito. Ay, puta nyo. Hoy! Tatanggapin kita dito dahil sa Tio Max mo, ha? Kusina ka muna. Kahapon, ah. Siya na dumagigitara sa banda natin. Saka kasi aalis niya ata siya sa banda niya ang Flesh Tone. Kasi naging born again na yung basis nila. Hindi mapupuna yung banda natin, pre. Tapos magiging rockstar na tayo. Isikat din tayo. Tapos tutog-tog tayo sa plaza. Tapos sa Santa Cruzan. Tapos sa fiesta. Tapos sa Battle of the Bands. At sa wakas, magkaka-chicks na din ako! Ay, teka! Punta pala tayo sa Ukay-Ukay mamaya, ha? Bibili tayo ng gamit natin sa gig, saka yung susuotin. Yung puro may mga rocks on. Tapos, punta ako yung babaeng yun, pupunta kami sa motpot, alam na gagawin! Ah! So, pwede rin natin lagyan ng atiban. Tapos, dadragin natin sila, patutulogin natin sila. Thank you.
Uy! Hey, wala ka bang balak lumabas dito? Umagabi na! Kalina pa tayo nakakulong dito. Baka pag hinalaan tayo ng tito mo nagsasabu. Bad trip yun! Uy, tara sa labas! Tara! Bro, ikaw na magdala ng bill sa table number 8 para madala ko na lang itong pagkain ko sa kabilang table. Sir, bill ko. Hi! Dito ko pala nagtatrabaho? Yes, ma'am. Kakapos ako pa lang. Kanina pa, oh. Ayaw mo? Sorry po, sir. Sorry po. Inuuna mo pa yung pagtingin sa girlfriend ko eh. Gusto mo isumbong ka na sa manager mo? Bye. Sama mo. Sana naman pag-uwim na yung ugali mo. Sabit na kaya natin yung demo natin para makapag-release na tayo ng album. Tapos, ano kaya okay na pangalan ng banda natin? Ulul ka pala eh. Para sa mga nakakaintindi lang yung mga sinulat kong kanta. Tapos ipaparinig mo sa mga bobo. Hindi pa handa ang publiko para sa music ko. Wag na wag mong i-upload yung demo natin ha. Tayo lang dapat ang meron noon. Bakit Willie? Ayaw mo bang mas maraming tao makarinig ng tugtugan natin? O natatakot ka lang mahusgahan ng ibang tao sa talent mo? Masyado mo naman yatang sineseryosong sarili mo. Wala akong pakialam. Ang mahalaga pre, yung makatugtog tayo tapos masaya tayo sa ginagawa natin. Di ba yun naman talagang rason ng pagtugtog? Yung marinig ng ibang tao.
mapasaya man sila o mabwisit sila. Malaman lang nilang buhay ka at may gusto kong sabihin. Diba? Diba? Putya. Pareho na kayo ni Angelo eh. Di na nga kayo makakonect, nakalutan pa kayo sa sarili niyong mundo. Paano tayo magkaka-chicks niyan? Mga tol, alam ko ng pangalan ng banda natin. Eto na! Ang banda ng hindi niyo makikita sa internet! Anti-social network, tira! Yung kasama ko nga pala kanina, kaibigan ng kapatid ko, niyayaya ako sa networking. Saan mo gusto kumain? Lalay, ba't ganyan ka? Saan mo pa gusto kumain? Selos ka ba? Diba sabi ko naman sa'yo na kaibigan yun ng kapatid ko? Diba? Po, sir. In 2 months, okay na po lahat.
settle na po yung account ng mother nyo. Gusto nyo po ba bigyan ko kayo ng form para sa next selfie nyo? Hindi ko alam. Mother ko naman ang umutang eh. Yes, sir. I know. Baka gusto mo lang siyang tanongin dahil ang ganda ng credit record niya sa amin. Sige, sasabihin ko sa kanya. Pero sana hindi na. Nahirap kasi siya magbayad. Okay po. Salamat, sir. See you next month. May kailangan ka pa, sir? May telepono ka? Telepono? Meron pa, sir. Hindi yan. Gusto ko sana kunin yung number mo. Bakit? Wala. Hindi na bale. Gusto kaya yata maging textmate ni sir? Sandali, kasi hindi ko mamaryado yung number ko eh. Sige, ganito. 091. Lai, may bisita ka. Umalis ka na. Bakit ba ayaw mong tumanggap ng paliwanag? Mahal pa rin kita. Ano ka ba? Nenay! Pakinggan pitonyo akong dalawa! Nenay! Pangihinayang at hindi pagsisisi ang naramdaman ni Rico. Ipinangako kasi niya sa kanya sarili na kung gagawa man siya ng sex video ay si Lelay ang gusto niyang makasama. Sige na! Padre. Hindi lang, padre. Ba't naman nag-tweet ka pa? Alam mo naman kung kukunti atin yung iniming special lambanog. At paano kung magdatingan yung barkadang yun? Hindi, kakapusin tayo. Ay, kaya nga ang hashtag ko eh, who wants pure lambanog? Kung sino lamang may gusto, pare. Ako, tsak na dadating yung mga yun. Alam mo naman, gustong-gusto naman ngayon yung aking special lambanog. Ha, ganun ba? Ayos ka, di umpisa na natin to. Huwag na tayong mamulutan. Sipol lang, pwede na. Masarap na. Game. Ha? Pare, para palang sitcom yung nangyari sa'yo kahapon ah. Saklap. 091. Anong magagawa ko? Eh, dumating yung hinayupak na boyfriend eh. Nako. Mahirap talagang magmahal ng shota ng iba. Eh di, paano mo na kukunin yung mga number kay Lelay? Di ko alam. Ulitin ko ha, 091 tapos ano na. Hindi nga natin alam kung anong network niya. Manghula na lang tayo. Pero I doubt it mga pare kung kaya mo pang gawin yung ginawa mo kahapon eh. Kaya-kaya ni Angelo yan. Hindi ba siya pumasok ngayon? Si Lelay po? Oo. Umalis na. Nag-resign na po siya. Ito nga tambak sa akin ng mga trabaho. Ako nang bahala magpatanggal kay Sinangag. Hindi naman problema yan. Eh, ang problema nga kasi hindi mo sinabihan. Tinanong nga ako. Pero sabi ko naman, bahala na siya. Alam naman niyang ayaw mo eh. Eh, akin nga yung mga kanta na yun. Mali talaga. Mali. Hindi na dapat ako sumali sa banda nyo. Hayop na Sinangag yun. Walang alam kundi magpasikat at magpapogi. Ang pangit naman. Manap na kayo ng bagong gitarista. Out na ako. Okay lang.
Kung bahala. Wala naman silang pakialam sa atin eh. Angelo, anak? Kumusta ka na? Salamat naman at tinawagan mo na ako. Diyos ko, natiis mo akong hindi ka usapin ng matagal? Hindi pa ako uwi. Pero, padadalhan kita ng bagong cellphone, anak. Sa huling pagkakataon, ay muling nakita ni Angelo si Lelay. Magtatangka sana ulit si Angelo hingi ng number ni Lelay. Pero hindi na niya ito nagawa. Bye! Hindi na muling babalik sa pagiging kahera sa lending agency si Lelay. Dumating ang petisyon ni Lelay mula sa kanyang kuya. Ilang araw na lamang, kaya alis na siya patungo sa Canada. Tama si Tio Maximino. Ginagawa lamang komplikado ni Angelo ang mga simpleng bagay. Maswerte talaga ang mga taong alam na agad ang direksyon ng buhay nila. Walang oras na nasasayang. Pero si Angelo, laging nilalakad ang mga kalyeng di alam kung saan patungo. Natatakot siyang magdesisyon kung tatawid ba siya o hindi. Pero sino nga ba ang makapagsasabi na tama o mali ang direksyon ng buhay mo? Komplikado talaga. Tingnan mo na naman yung dingding ko! Alis! Anak ka nang... Alis! Ano? Nararamdaman ko ang kanyang saya at naroon pa rin ang kanyang ngiti. Tuwing kami ay magkasama.